Kalalabas pa lang ng ospital ng ilang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Marawi. Pero babalik pa raw sila para ituloy ang laban. Maging ang mga sundalong patuloy na naka-confine, iniisip lang bumalik agad sa sentro ng bakbakan. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Marisol Abdurraman. Marisol? Jessica, nalagay man sa alanganin ang kanilang mga buhay, hindi ito naging hadlang para sa mga WIA o yung sinasabi natin mga wounded in action ng mga sundalo no bumalik doon kung saan ngayon nagkakaroon pa rin ng bakbakan sa Marawi City. Sa katunayan, halos karamihan ngayon, Ma'am Jessica, no, sa mga naka-confine sa ospital ay nagsabi na ng kanilang intensyon na oras na madischer sila ay agad silang ibabalik sa Marawi City. May 26 nang pasukin ang pinagsanib na opwersa ng 1st Scout Ranger Battalion ang bahaging ito ng Marawi City para sagipin ang grupo ng mga sundalong na paligiran ng kalaban matapos ma-RPG ang kanilang mga sinasakyang Armored Personnel Carrier na V-150 at Simba. Sabi ng opisyal na isa sa nanguna sa team, tatlong araw ang inabot bago nila narating ang lugar na hawak ng kalaban. Kasi madami talaga yung kalaban. Ang hirap, hindi namin talaga madetermine kung asan sila, ma'am. Painstakingly, we move forward. Kahit medyo mahirap, ma'am, house by house kami nag-close in sa kanila. Nasugatan din noon ang ilang miyembro ng kanyang team. Pero nasa gipila ang mga kabaro na halos masunog na raw ang katawan. Nakuha rin nila ang V-150 at Simba ng tropa. Mission naman ng isa pang team ang mabawi ang isang critical area kung saan naroon ang madrasa school at tatlong palapag na gusali na pinagkutaan ng mga kalaban. Yun yung mga ginagawa ng stronghold nila kasi siyempre makapal yung asa kami mga underground tsaka kasi ng mga rooms. Matapos ang halos tatlong araw ding operasyon, nakubkob nila ang lugar. Pero sa tindi ng bakbakan at sa dami ng kalaban, sugatan sila. Gayunman, buo pa rin ang loob nilang bumalik sa sentro ng bakbakan. 3 days lang po, okay na ako. Wow. Yes, ma'am, babalik na ako. Lahat naman po kami na uwi ako. Gustong bumalik ko. Bakit din mo gusto mag-birthday? Rare opportunity din po yun. Once in a lifetime na ba? So mas gusto mo talaga i-celebrate ito? Yes, sir. Ilang mga sundalo nga, nakalalabas lang ng ospital, balik Marawi para muli makasagupa ang mga maute. Makita mo yung willingness ng ating tropa to go back and join their comrades and units. Ito yung sabi nga yung natin, yung fighting spirit ng ating kasundaluhan. Bukod sa dasal, ang suporta raw ng sambayanang Pilipino ang nagpapalakas sa loob sa mga sundalo. Kaya hiling nila, huwag sana silang iwanan sa labang ito. Patuloy naman ang pagbuhos ng suporta para sa mga naka-confine dito sa Camp Evangelista Station Hospital na sa ngayon umaabot na sa 91. Para hindi masyado magsiksikan, nasa labas na muna ang ilan sa kanila. So yung mga na medyo stable na at saka nangangailangan ng further rehabilitation or further treatment, we evacuate them to Biluna. May mga staff ng DOH naman na tumutulong sa atin. Ma'am Jess, we don't want to count numbers, ano, pero habang ika nga'y nag-intensify ang firefight doon sa Marawi City, talagang hindi maiwasan na halos sunod-sunod nga ang paglapag ng mga UWI na galing doon na nag-evacuate po ng mga WIA papunta dito sa Cagayan de Oro City. Jessica. Ang killed in action o KIA ng militar at ng PNP Marisol, parang 60 na, no? 58 kahapon. Ano ito? Sa kabila ng casualties, medyo heavy ito, although mas marami daw ang patay sa kalaban, no? Mataas pa rin ang moral ng mga sundalo natin. Actually, Ma'am Jess, ano, pag nagkakaroon ng mas maraming WIA, pag nagkakaroon ng mas maraming KIA, yung mga patay, the more na nagkakaroon sila ng parang lakas ng loob na bumalik doon dahil mapangit man pakinggan, ano, pero parang ipaghigante yung kanilang mga kasamahan na namatay, na nasugatan doon sa bakbakan. Kaya lalo silang na-inspire na may mga 6 na pumbuhay na naibuwis para lamang matapos itong giyera, kaya lalo lamang daw itong nagpapalakas ng kanilang loob na the more na dapat silang pumbalik doon, pumunta doon para samahan yung mga natitirang tropa na hanggang ngayon ay nakikipagbakbakan pa rin sa kanilang kalaban nga, Jessica. Pambihirang kwento rin, no, itong kwento ng mga sundalong na ipit doon sa dalawang tangke, no, yung isa APC, yung isa Simba. At 3 araw bago sila na-rescue ng mga Scout Ranger, Marisol?
Ma'am Jess, alam mo, nakikita natin ano yung mga senaryo sa malayo na nakikipagbakbakan, naririnig natin yung mga putukan sa Marawi City, yung mga airsec na yan. Pero pag naririnig mo itong mga sundalo mismo na nandoon sa loob at nahubot lang dahil nga na nagkaroon sila ng WIA, maaano mo yung kanilang kwento tulad halimbawa nitong ating mga na-interview. Mula lamang daw halimbawa from one house para maitawid doon sa isang bahay, it took them 24 hours. At kung gusto pa raw nilang mag-move further para mas makalapit pa doon sa kalaban, para ang intensyon nila ay, yun nga, umatras ang kalaban, finally, hanggang sana ay masukul nila ito, ganun daw katagal ang inaabot nila na kung tutuusin daw ay short distance lang. Ito ay dahil malakas pa rin ang resistance, ika nga na sinasabi. So, ang distansya malapit pero natatagalan ng araw dahil hindi raw basa-basa ang kanilang mga kalaban. So, marami tayong mga naririnig ng mga ganun kwento. Despite that, Ma'am Jess, ano, lahat pa rin talaga sila ay inspired pa rin na bumalik, lalong-lalo na nga. Ito nga, pag nababalitaan sila na meron na naman nawiwiya o nakikiya sa kanilang tropa, italagang the more daw na kailangan dumagdag ulit ng pwersa. Gaya nga ng ating naibalita rin kanina, Ma'am Jess, ano, may mga na-discharge na agad bumalik doon, as in directly from the hospital, balik agad doon sa Marawi City. Maraming salamat sa ating mga sundalo at ingat kayo dyan sa Cagayan de Oro, Marisol Abdurrahman.